ba't di ba ang lahi? San Visayas, Mindanao, San Visayas, Mindanao, ang mga Pinoy may kanya-kanyang ugali at pananahaw. Tayo Pilipino may sariling pagkatao, ipakita natin sa buong mundo. Ipakita mo! Tayo Pilipino may sariling pagkatao, ipakita natin sa buong mundo. Ipakita mo! Tayo Pilipino may sariling pagkatao, ipakita natin sa buong mundo. Ipakita mo! Assalamualaikum, pinihata mo, Manila kalamo ko, hakaganawan tao. Ipakita mo, may kalugaringon nga pagkatao, ipakita na to'n hangatanan. Ipakita mo, ay Pilipino, walo'y sarili, ipaliglingan niya mundo. Ipakita mo, yawira, Pilipino itam, ta intero mundo, ipasingatam. Hindi na to'n pagkalimtan, na kita ay Pilipino, may kaugalingon nga lingwahe, panimuot kay kinaalam. Agin panubli pa naton sa atong katigulangan, manggat nga wala parihas sa bilog nga kalibutan. Tayo ay mga Pilipino, nagsabi ng lola at lolo, dapat raw ay magalang tayo sa ating kapwa-tao. Huwag raw tayo gaya-gaya, gaya-gaya, puto maya. Sa nakatatanda ay nagmamano at gumagamit ng po at opo. Tinuod ka sa kaka Pilipino, kinahanglan gyud ipakita nimo dili sa sulti kundi sa buhat. Pag matuod mo sa imong isig katao, ka Pilipino ka. Tamo, Pilipino ka. Ipakita nimo. Hala eh, halo-halo ka ang lahat. Tisay at tisoy, chinita at chinoy, baluga at kastilaloy. Alae, 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 Japino at egoy, pero dugong Pinoy. Pakita mo! Pakita mo! Tayo Pilipino! Pakita mo! Tayo Pilipino! Pakita mo! Tayo Pilipino! Pakita mo! Tayo Pilipino! Kita nyo! Tayo Pilipino! Kita nyo! Tayo Pilipino! Tanong naman yan, natawag kawo, sa kayo patutungo. Tayo Pilipino may sariling pagkatao, ipakita natin sa buong mundo. Ang mga puno ay mahalaga sa ecosystem ng mundo. Kaya sana itigil na natin ang pagputol nito at magtanim pa ng maraming puno. Abot sa langit ang iyong taas, mga sanga mo at dahon ay nakalatag. Nagsisilbing damit na un
Ang abo na politiko!
isang realidad. Tayo'y matagal nang nakababag at stulang lunod. Marami na rin sa atin ang bulag na tagasunod. Pangalan natin utang na loob ang servisyo yung binibigay. May pangalan pa nila yung mga proyekto ng barangay. Tayo'y nabigay kapangyarihan mula sa mga boto natin. Kaya mga leader dapat ang may utang na loob sa atin. Wala may ibig kasabihin, naniniwala ka. Pero kung hindi pa rin, itatong mo lang sa kanila. Hindi ako nagmamagaling, hindi ako nang gagago. Gusto ko lang sabihin, kung ano talaga ang totoo, tayo ang amo. Kaya nga tinawag yung servisyong publiko. Dahil trabaho nila ang maglikot sa mga tao. To ay para sa lahat ng may pakialam, mga nagmamahal sa Diyos, pamilya at bayan. Kung hindi ka ignorante, sigaw mo sa buong mundo. Hindi ako bobo, ako ang amo ng politiko. To ay para sa mga Pinoy, na naninindigan, nagmamahal sa Diyos, pamilya at bayan. Kung hindi kayo natatakot, pasweldo, kumabayad ka ng buwis kahit wala ka pang trabaho, bumili ka ng gamot o kahit anong produkto, kaya kumain ka sa fast food, kunin mo yung resibo, basahin mong mabuti at huwag magulat, may nakasulat na 12% na nang tinatawag na IVAN. Ngayong alam mo na, huwag kang maiinis, ito ang simpleng paraan ang pagbabayad natin ng buwis, basta kakainis, lalo na kung iyong malalaman na bago pa tayo silang ay lumulat sa utang, sila ng gobyerno ang ating aluwas sa dunya. Kaya maraming profesyonel dito grabe sa ibang lugar, masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Simula ngayon, gigising na ako at aking babantayan. Dahil maraming buhay na ang taas ng nasayang. Sa tuwing may nagnanakaw ng ating kinabukasan, ito ay para sa lahat na may pakialam na nagmamahal sa Diyos, pamilya at bayan. Kung hindi ka ignorante, sigaw mo sa buong mundo. Hindi ako bobo, ako ang amo ng politiko. Ito ay para sa mga Pinoy na naninindigan, nagmamahal sa Diyos, pamilya at bayan. Kung hindi kayo natatakot, sigaw nyo sa buong mundo. Hindi kayo bobo! Hindi! Hindi kayo bobo! Hindi! Pagkat tayo ang amo ng politiko! Patuloy na umaasa, nagdarasal.
ang kumita? Sino ang kawawa? Sino ang nagbebenta ng mga armas pandigma? Hindi ko na itatanong kung sino yung mga ganid at kung paano ito dumadagdag sa polusyon sa ating paligid. Ginawa ng araw negosyo ang nagaganap na gera. Ang tubo ay buot sa halip na pangunawa. Sana inyong marinig ang nais kong ipabatid na tunay na kapayapaan ang dapat manaig. Hindi naman imposible kahit mahaba ang proseso kumpara sa mga pagsabog at pagkalabit ng gatilyo na tumubok sa mga bahay. Kumigil ng maraming buhay, sumira sa kinabukasan ng mga inusen.